dumating ako sa ano na, surrender na ako, yung help me na, yung ganoon. Ay, ang ganda-ganda ng experience ko sa yung personal relationship ko with Jesus. So, yon. Yes. Siyang nagbibigay sa akin ng joy, ng happiness. Siya nagbibigay sa akin ng wisdom. Because when you're close to Jesus, there's nothing impossible sa Kanya talaga. Happy and blessed day to all our viewers, mga ka-JDcom. Dapat lagi tayong happy at naangiti upang ang buhay ay laging gumaan. Ako pa rin ang inyong masayayang kuya, Brother Romeo OCD. Saktong-sakto ka dyan, brother. Kaya samahan din natin yan ang pagdarasal kay Kuya J para always tayo connected to him. Eto pa rin ang iyong makulot at makulit na brother, Brother Harold OCD. Bilang bahagi pa rin ng pakikisa natin sa 500 years of Christianity, napakapalad po nating mapakinggan ng personal at mapanood ang mga kwento ng pananampalataya ng mga sikat na personalidad sa mundo ng television at movie industry dito sa ating Faith Mo, Share Mo. At na-mention mo yung 500 years of Christianity in the Philippines, brother, na may temang gifted to give. Ayan. Kaya naman ngayong araw na ito, may kasama tayo, may bisita tayo na talaga namang gifted at talagang nagbigay din ng kanyang talento sa pagpapasaya sa larangan ng telebisyon at pelikula. Kaya Brother Romeo, papakilala natin dito sa Wonder Guest! Ang ating Wonder Guest ay ang recipient ng 2021 Pro Ecclesia et Pontificia Medal, the highest award given by the Pope to a lay person. Siya rin ay batikan at nirerespeto sa larangan ng pagpapatawa at pag-arte sa halos 50 dekada sa industriya ng telebisyon at pelikula. Matagal rin niya ring on-screen partner ang yumaong Comedy King Dolphy sa sitcom nilang Home Along the Realest, ang minahal nating lahat, ang nag-iisang ilaw ng komedya, Miss Nobelita Villanueva Gallegos o ang Miss Granny ng Pilipinas, Miss Nova Villa. Welcome po, Miss Nova Villa. Welcome, Miss Nova. Hello po. Kumusta po? Sige po. Ito pa ako ngayon kasama ng dalawang poging pare. Brother pa po. Masayahin. Kumusta po? Sige po, tita. Diretso na po tayo sa unang tanong. Ano po yung pakiramdam ninyo, tita, nung napasama kayo sa Papal Awardees kasama sina Miss Aya de las Alas at si Mr. Ryan Cayabyab, ang ating National Artist for Music? Yeah. Of course, hindi ko talaga to inaasahan na dumating sa buhay ko. Eh, nung ibalita sa akin na ako nga daw po ay napili at bibigyan ng award, alam mo yung cloud nine? Yung nakatuntong ba ako sa lupa? Yung gano'n, para akong nakaangat. You know? Yung gusto mong kurutin yung sarili mo. Because, at saka, niwala nga akong idea about this Papal Award. Hanggang sa mga ilang kaibigan na nagsabi, nag-explain kung ano itong Papal Award. Alam mo yung feeling na, do I deserve this? Yung ganon. Yung talagang parang with all humility na inahiya ako sarili ko. Yung ganon, ano. That's why I even called my friend who is a priest in Lumban, Quezon, na doon siya nakatira dati sa Italy, sa ano natin, Filipino, Community, something. Then umuwi na siya dito, no, si Father Bench. Father Vince, sabi ko yung sasabi ko yung ano yung mga nasa sa loob ko sa kanya. Sabi ko, bibigyan daw akong award. Sabi ko gano'n, ano ba yun, Father Vince? Patakot ako, nahihiya ako. Yung gano'n. Sabi niya, accept it. It's a gift from God. Yan. Medyo, ano ako doon na, naiiyak naman ako doon sa mga gano'n. You know, kasi, siguro, kahit na anong
ibigay sa iyo na pagpapahalaga, like, ngayari, award, star awards, famas award, na nagugulat ka na lang, ikaw yung, ha? Yung ganun ba na mga, eh lalo na ito, ano pa ito, you know? Sa Diyos na ito, yung ganyan na, ang feeling mo doon is, yung, parang I don't deserve this. Mas may deserving than me. Pero pag sinabi na it's a gift from God, sino ako para kumontra, para tanggihan? Eh, Diyos na nga ang... I mean, lahat naman yan is the will of God. Pwedeng hindi, pwedeng, you know. So, yun na lang ang pumasok sa loob ko na the more na minahal ko siya because yung will, it's the will of God. You are chosen, kumbaga. So, nung marinig ko yun, nung ma-receive ko na pati yung award, wala nang ginawa kundi umiyak sa altar nung oras na nag, ano na, nag, may pamas na kami para doon sa awarding. Awarding. Talagang parang yung feeling ko talaga na, Diyos ko, huwag sana ako magkasala. Feeling mo napaka, yung chosen ka. Hello, ano ito? Anong gagawin ko? Yung gano'n, no? At kung na-discovery po kayo sa pag-aartista ano ng dating yumaong The King of the Philippine Movies, Fernando Po Jr., sino naman po ang naghikayat sa inyo na maglingkod sa simbahan? At ano pong particular mandated organization na inyo pong kinabibilangan? Hindi. Bata pa ako. Ako na. 36 years na ako ngayong mother butler sa aming parish. Ako ang lumapit sa simbahan. May kapitbahay kaming madre, yung mga nag-aalaga ng sa Bicol, sa Legazpi, Our Lady of Peñafrancia, the DM Sisters. Yeah, kapitbahay ko sila sa subdivision. So ako yung, naging friends kami. Tapos ako nagsabi na gusto ko mag-mother butler. Nakikita ko yung mga mother butler. So I also became for 4 years na president ng Mother Butler. Up to the present. Ganon. Pero masasabi ko, mula bata ako, malapit na ako sa simbahan. Bata pa ako. Malapit na ako kay Lord. Pero as you grow older, lalo na nasa showbiz ka pa, yung ganon, dumaan din ako sa mga matitinding pagsubo, dumaan din sa matinik na landas, pero hindi nawawala. Yun ang napansin ko, na, let's say may kasalanan ako, ganon, agad-agad, the next day, nasa pari ako, nangungumpisa lang ako. Pero after mga ilang buwan, gumagawa ka na naman ng mali. Punta na naman ako sa pari. Hanggang sa dumating ako sa ano na, surrender na ako, yung mga help me na, yung ganoon. Ay, ang ganda-ganda ng experience ko sa yung personal relationship ko with Jesus. So, yon. Yes. Siyang nagbibigay sa akin ng joy, ng happiness. Siya nagbibigay sa akin ng wisdom because when you're close to Jesus, there's nothing impossible sa Kanya talaga. Yung maraming naliligaw, maraming nagko-question, sabi ko, baliwala lahat yan. Ilapit mo ang puso mo sa Diyos. Wala lahat yung question. Malungkot ka? Bakit ganito ang buhay? Ang dami mo reklamo, quest. when you love Jesus, when you're with Jesus, when you live sa heart ni Jesus, wala lahat yan. Ipapadama niya sa'yo even the glimpse of heaven. So, anuman ang dumating, kahit COVID pa yan, wala yan. Tatanggapin mo lahat with a beautiful smile because the love, the heart of Jesus is in your heart. Ganun. Amen. Tita, kilala ka daw ng yung mga kasamahan sa industriya na Tita Nanay. Ito ba yan? Tapos,
kilala ka din ng buong bansa bilang magaling sa pagpapatawa. At sabi din ng mga kasamahan na mas nagsisilbi ka daw nilang spiritual counselor. Ano pong masasabi niyo po dito? Yan yung sinasabi ko na hindi nawala. Mm. Na kahit na ako, bako-bako ang daan na tinatahak ko noon, lagi ako tumatayo. Ang hinahanap ko talaga ang Diyos. Sa aking binigyan din niya ako ng enlightenment na every time ka madapa, tumayo ka. Tayo ng tayo. At nakita ko, sa kababasa ko din, kakapakinig sa mga pari, ang gusto-gusto ko makinig ng gospel. Mm-hmm. Sa misa, mga pinapanood ko, mga religious. You see, you have to help yourself. Hindi yung puro tayo reklamo, hindi mo tinutulungan sarili mo. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang pag-ibig niya. So, ganun ang ginawa ko. I am very interested in reading. If you go to my small library, wala ako diyang, wala akong mga love story books. No, it's all lives of the saints. I'm very interested sa mga buhay ng mga banal. At saka yung mga sulat nila, Bishop Fulton Sheen. Mga ganoon, I even bought a complete tape of ang galing-galing niya magpa... You see, you have to help yourself na mailapit mo ang puso mo, maging malapit ka sa Panginoon. That's why lahat itong natutunan ko, pinapanood ko sa mga pare, sa mga katekista, sa mga evangelist, ina-absorb ko lahat yan. I read religious books and this is what I share. Kaya yung knowledge na yun na punong-puno, kung bakit naman, puntahan naman ako ng may problema. Ultimong mga makeup artist. Tinatamad na mag-makeup para lang makinig sa akin. Eh, nag-iintay na yung artista sa kabila. Uy, puntahan mo na. Tita, gusto ko. We will have all, have all the time, sabi ko. Eh, every week naman ang taping. So, may continuation lahat ng aking ano. At kung bakit, pag nagsalita na ako, eh talagang tulala na yung kausap ko. At umaalis na umiiyak. Kaya, the next, para silang mga addict na sa akin, it's because ang nararamdaman nila, hindi ako, si Jesus yung nararamdaman. Kasi inilapit mo sila, ipinakilala mo sila sa Diyos. Kaya lagi nila ako hinahanap. Kaya wala na kayong trabaho, ako na. Grabe kayo, tita, na talagang ginagamit po kayo ng Diyos. At lagi po kayo nakikita sa telebisyon o sa mga pelikula na lagi po nakangiti. Pero sa personal na buhay, paano po sinubok ng Diyos ang pananampalataya ng isang Miss Nova Villa? At paano po kayo, paano niyo po ito hinarap? Short lang. Isa lang. Galing na ako sa purgatorio. Mga impyerno pa. At ako din mismo, ang sumagot na bakit ako napunta sa ganon. At paano ako umangat, paano ako hinugot sa ganon. Yun nga, isa doon yung tumayo ka ng tumayo lagi, no? Pag hindi, ibig sabihin nagdapa ka, doon ka na sa putik, no? Kailangan tumayo ka. At doon ko nakita yung, ay, gaano kalaking pag-ibig ng Diyos. Napakalaki. Malaki pa sa mundo, ilang beses, St. Paul, yung mga na-meet niya na mga makasalanan, naging banal, di ba? St. Augustine, saan ba galing sila, di ba? Tayo pa kaya na hindi niya, we're talking of love. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Talagang ayaw niya, hindi siya papayag sapagkat siya'y ipinako for us. Siya'y namatay for us. Hindi siya papayag na maiisnats ka ng kung sino lang. Hindi. Ginawa ko yung batang yan, ginawa ko yung tao yan according to my image and likeness bilang isang Diyos. Hindi ko pa yung tinutan mapariwara. Pero kailangan tayo makiisa din. Kailangan din, tanggapin natin yun. Ilalari natin ang Diyos. Okay po, Dita. In one of your interviews po, na-mention yun na medyo nahihirapan daw kayo sa inyong acting skills, sa drama skills ninyo, no?
So dahil doon at nasabi ninyo na doon na bago kayo pumunta sa set ay grabe yung pagdarasal ninyo. So pwede niyo po bang ikwento sa amin yun? At the age of 17, nag-isang artista na ako, na-discover ako. Tapos, puro comedy. Kasi talagang I have a great sense of humor. Talaga, parang inborn, no? Inborn sa akin yun. Ngayon, takot na takot ako talaga mag-drama. Hindi ako makaiyak. Kahit may namatay, hindi ako makaiyak. Tapos, nung umalis na ako doon sa dati kong istasyon, lumipat ako sa kabilang istasyon. Drama ka agad. Patay. Sabi kong gano'n. Drama, puro drama pala sila doon. Eh, nakasign na akong contract. Oh my gosh. Sabi kong gano'n. Eto na. Buti na lang malayo-layo yung location. Kumbaga, from Quezon City to, ano pa, to Bulacan. May konti pang traffic yan. Mga ganun. So I have all the time to pray. I'll start from my rosary and then kay Jesus, kay Mama May, tinawag mo na lahat, ano? Tapos ang huli ko is the Holy Spirit. Very effective. Very effective talaga. Pagtawag ko sa Holy Spirit, di usap na kami, usap-usap. Ganyan. Tapos noon, sabi ko, yung with all humility na, alam nyo na, Lord, binigyan mo nga ako ng talent. Eh, puro tawa naman eh, ako yung binigay mo sa akin. Puro tawa. Effective naman, dahil natatawa naman. At the same time, nagbo-broadcast ako sa Radio Veritas. 14 years ako with Kuya Orly Punsalan. Ganyan. Kaming dalawa tandem. Religious ano program yan, no? Dahil former naman siyang lumabas lang sa pagpapari. Pero hindi pa sa pare, magdidikon yata something. Di, ang dami niyang alam, no, sa theology, sa philosophy. Ako naman yung si question. Kahit kumisan alam ko yung tanong, pero for the sake of the audience, the listeners, tinatanong ko yung mga gano'n. Kuya Orly, pawis-pawis talaga na magsasagot ng mga ano. Kaya yung program namin, ang daming tumatawag. Yung naging ano natuloy, dami na, ang sulat ko gano'n, a week. Ganyan, kakapal daily yan, ha, 14 years. Monday to Saturday o Friday. Pero ganun ang sulat every week ang tinatanggap namin. Ngayon, so sabi ko, very interesting dahil ang dami na audience na, no? So, kuminsan sabihin, merong magpapakamatay. Nakikinig sa amin, papakamatay siya. Kasi malaking problema niya. Bata, 17, 18, ganun. Ha? Asan ka ngayon? Ganun, live yun ha. Andito pa ako sa Quezon Ave. Ha? Saang lugar? Sa tapat ng ganito, kung ano man yung restaurant. Ikaw malis dyan, pupuntaan kita ngayon din. Lior, tawag ko kay Orly. Lior, dito ka lang. Tuloy broadcast mo. Takbuhin ko lang sandali. From Fairview, tatakbo ako ng Quezon Ave. Nandun nga, nandun. Ay, nagsabi na ng problema, ganun. Ang ending, in short, din, ganyan ko na, na-evangelize na natin. Naipasok ko kay Mother Teresa. Nagmadre. Dinala pa sa, ano? Dinala sa, hindi, dinala pa sa India. Ni Mother. Ganun. So, ibig sabihin, you see, tsaka maraming may sakit. Ano ba? Yung mga 60 years old, hindi ako makakilos. Naku, ngayon ako nakakita ng ang sakit eh, na paralyzed of, ano yung nerve? Buong katawan, hindi kumikilos. Pinuntaan ko sa Project 6. Ay, mami! Yung ganon, first time. Dahil andito yung radyo, nakikinig lagi, no? Ganyan. You see, yung humor ko, nakakagaan. Sa Adele, ang sa letters nila or tawag nila, pag naririnig kita, I forget, nakakalimutan ko yung sakit ko. So may, ano, di ba, may purpose. Sabi ko, Lord, this time, ibay naman natin yung purpose. Sabi ko, ano naman, paano man ako aarte nito drama? Alam mo naman, di ako makaiyak. Ganon. Pero,
mga 30 minutes kami usap ng ano ng Holy Spirit. Eto na, minemorize ko na yung lines ko, pero kabado na ako. Kinuwento ko sa director. Direct, sabi ko, hindi po ako nakakaiyak. Pasensya na kayo, tulungan nyo na lang ako. Kaya mo yan, tita na. Kaya mo yan. Yung mga ganun ganun. Akong bahala. Kaya mo yan. Ganun. Holy Spirit, Holy Spirit. Makakalas, talawin mo ko. Father, nagawa ko pang-award na iyak. Talaga naman. At hindi tumigil, cut na. Umiiyak pa ako. Umiiyak. Kaga ganun. Kaga. Pero every taping, I call on the Holy Spirit. Up to now, tumatawag ako. Pero nasanay na yung mata ko din na lumuha na. At saka nakita ko na yung formula na nararamdaman ko na. So marunong na ako. Thank you, Lord. Okay po, pinakahuli tita, no? Ito po yung inaabangan at na-miss ng aming mga viewers, ang aming One Tanong. Ito ang mga tanong na nangailangan naman ng maikling kasagutan at ito ay gagawin lamang natin sa loob ng isang minuto. Umpisa na natin. Una, patis o bagoong? Bagoong. Pangasinan o USA? Pangasinan. Pamalong Dariles o Chika Chika Chicks? Both. Hari ng komedya o hari ng pelikulang Pilipino? Hari ng komedya. Tita Nanay o Nova Villa? Nova Villa. Rosary o Scapular? Both. Parokya o komedya? Parokya? Parokya or komedya? Parokya. Bible o script? Bible. Muli po ang nag-iisang Queen of Philippine Comedy, Miss Nova Villa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin and rest assured of our prayers for you and for your family. Pagpalain po kayo. Any parting message at promotion na rin po ng inyong mga TV shows at saan po nila kayo mapapanood? Ay nako, ang bilis naman pala neto. Hindi pa ako nag-iinit. Pag si Lord ang pinag-usapan, nako, kahit ilang araw, weeks. Well, anyway, maraming salamat sa inyong invitation. And kanina coming here talaga, I pray to the Holy Spirit na maging matagumpay ang ating interview na ito, ating kwentuhan, at sana'y nakatulong tayo sa ating mga televiewers. Kung wala man sense ang aking mga sinabi, kunin nyo na lang yung saya na nakikita nyo sa akin, sapagkat kapag ako'y laging masaya, sapagkat si Jesus ay nasa puso ko, lagi po tayo nating ilagay si Jesus sa ating mga puso so that anuman ang dumating na problema, anuman ang pandemic na dumating, okay lang, sapagkat ibinibigay natin ang ating kapalaran, ang ating puso, ang ating kaluluwa sa Panginoon. Siya na po ang bahala sa atin. Once again, tita, maraming salamat po. Isang faith mo, share mo na naman ang ating natunghayan ngayong araw na ito, mga kapatid. Kaya continue to share our faith by sharing this video. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan with Miss Nova Villa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-subscribe sa Men in Brown TV. At laging i-click lamang ang notification bell para laging notified po kayo sa ating mga weekly kwentuhan. At thank you sa ating mga viewers and subscribers. Shout out po sa ating mga frontliners na laging nagbibigay at nagsasakripisyo ng kanilang buhay. Magkita-kita po muli tayo every fourth Sunday of the month dito sa Juan de la Cruz on the move. So we would like to invite you, Miss Nova Villa, to join us in our signing off greeting. Ang sasabihin lang po natin sa camera, sabay-sabay po tayo, is go and tell the good news. On my cue po, and 1, 2, 3. Go and tell the good news. Bye-bye. Thank you, tita. Thank you very much po. Sabihin din niya natin, tita.